Hi guys! Welcome back to another vlog. So, namiss ko to. Namiss ko kayo. And medyo matagal akong hindi nakapag-vlog. Kung mapapansin nyo naman sa mga uploads ko, hindi ako nakakapag-up ng videos recently. Kasi I've decided na to vlog, to take a rest. Kasi, alam nyo na pagka-quarantine, pagka-lockdown, hindi biro eh. May marami kang mararamdaman, marami kang maiisip, ganun. And ayoko namang ipakita yung mga ganun kasi I think di rin naman siya makakatulong sa mga manonood ng video na yun. Biruin niyo yan, no? Ano na ba ngayon? May 25, 2020. And today is the 72nd day of the Modified Enhanced Community Quarantine. Imagine nyo, 72 days na. So hindi talaga natin maiiwasan na may mga moments na may mga maiisip tayo, may mga mararamdaman tayo na hindi ganun kaganda at hindi siya magandang i-share sa vlog, but ginagawa pa rin naman yung mga routines ko everyday. Yun nga lang, hindi ko siya binavlog. Alam yan, kasi pag nagbavlog kasi may extra time, extra work talaga siya. So, instead of doing that, parang inaano ko na lang yung sarili ko na magkaroon ng ample rest. Ganon. Kasi nahihirapan din talaga ako matulog. Kaya ngayon, late na rin ako nagising. Actually guys, hapon alas 3, nakakatapos ko lang, maligo na guys lang ako ng konti kasi mamaya mag-exercise tayo. Late na ako nagising kasi hindi rin ako nakakatulog ng maayos. So, yun, bear with me. And mamaya may papakita ko sa inyong package. Galing yun sa Lazada, in order ko. Dumating siya ng 23 pero hindi ko pa nabubuksan. So, might as well buksan ko na rin ngayon kasama kayo. Tapos, meron din akong in-order na cupcakes from a friend. So, kung magustuhan ninyo mamaya, pag pinakita ko, i-link ko na lang yung Facebook page niya. And then, you can... So, pag bumili kayo sa Lazada, guys, ayan siya. Nakabubble wrap na malalaki. Tapos, ayan na yung mga binili ko. Okay, first one yung paborito kong toothpaste. Close Up White Attraction kasi simot na. And, pangalawa yung deodorant ko. Ayan, Dove. Na-disinfect na rin yung box. So, ito na may i-disinfect ko. Tapos, wala na kasi akong shampoo. So, ayan, sinil talaga nila to. So, walang nag-leak. Sun Silk. Ayan. Kasi yung gusto kong Sun Silk na variant, hindi ko mahanap dun. So, ito na lang muna. And then, of course, conditioner. Cream Silk. Hindi pwedeng wala akong conditioner. And, naka-individual wrap siya. Yung close-up na mouthwash. So, kompleto naman siya. And, yan, lanang-laman. Naka-bubble wrap. So, yun na nga guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya medyo frosted kasi nirep ko siya kanina pagkarating dahil magme-melt yung icing. Nakalagay dyan is Clays by Lance Concepcion. So, ayan. Tapos, pagbukas nyo, ayan yung laman niya. Lima siya. 60 pesos tong isang tub na to. So, natin. I-link ko na lang yung ano niya, yung link niya dito, Facebook page niya dito. Tapos nagpasabay ako magpa-deliver kasi may malapit na I Love Medpi sa kanila. Alam nyo ba, sa 72 days na quarantine is never akong nag-milk tea. Ngayon na lang ulit. So, bear with me. Okay. So, ito na yung isa guys. And tikman natin. Ito siya kalaki. Ito yung palad ko. Ayan, ganyan siya kalaki. Hindi ko sure kung may coffee yung frosting sa taas, pero sobrang bagay siya dito sa mismong cupcake. Ako kaibigan ko siya, pero sasabihin sa inyo yung mga nalalasahan ko, hindi siya ganun katamis. Sa mga tao na ayaw na masyadong matamis, ito saktong-sakto lang yung tamis niya. Tapos yung frosting niya, nagko-complement dito sa mismong cupcake. So, masarap. Kain tayo!
Hi guys! Welcome back to another vlog. Sorry kung hindi na ako nakapag-outro kahapon kasi nakalimutan ko. Pero today is a brand new day. Today is May 26, 2020. And lalagay ko na lang dito kung pang ilang day na ng ating quarantine. And kaya ako nakaganito kasi supposedly meron kaming webinar for today sa work. Yun nga lang, ang problema, hindi ko ma-access yung school account ko. So, hindi ako makapasok sa webinar. So, siguro sa 28 na lang. Kasi may session 2 yun sa 28. So, sa 28 na lang ako sasama. Ayusin ko muna yung DLSU account. So, ngayon, magluluto na lang ako. Actually, late ako nagising. Past 12 na ako nagising or mag-aalauna na ata ako nagising kasi nga, hindi rin maayos yung tulog ko kagabi dahil ang init, alam nyo yun. Yun, so try ko na lang magluto. Tapos tingnan natin kung makapag-exercise ako kasi para kung marami may masakit sa likod ko eh. Siguro dahil nga hindi naging maayos yung tulog ko. So parang may sumasakit sa likod. Pero tingnan natin kung kakayanin natin na mag-workout for today. So samahan niyo ko. So yun na nga guys, yung mga ingredients. Kasama pala dyan itlog ha. Nakalimutan ko lang ilagay. Pero meron dyang itlog. So, let's start! So, kahit anong tuna yan, i-mash nyo lang. Tanggalin nyo yung excess liquid ha, kasi hindi nyo kailangan ng liquid. And then, after nun is, maglalagay tayo ng bawang. Maganda kung mince. After ng bawang, ano na next? Mayroon kasing mag-vlog mag-isi. Yan, bawang, tapos sibuyas. Sibuyas na pula yung ginamit ko dito. Ayan. Pero kahit ano namang kulay ng sibuyas, okay lang. Basta sibuyas siya. Tapos, after ng sibuyas is paminta. Naglagay ako ng paminta. Sakto lang. Tapos, tansya-tansya na lang yan. Tapos, of course, a pinch of salt. Rock salt ang ginagamit namin dito sa bahay, guys. Kasi yun yung prefer namin gamitin. Then, after niya, ng salt and pepper is, nag-crack ako ng isang itlog para mag-bind yung ano natin, yung ginawa natin na parang burger patty. Then, after nun is, naglagay ako ng 1 tablespoon ng cornstarch. So, ayan, haluin lang natin. Halo lang ng halo. Kailangan mag-incorporate lahat. Tapos after na naglagay ako ng breadcrumbs kasi parang feeling ko medyo mas matubig eh, hindi ko na matanggal yung tubig. So instead of naglagay na lang ako ng breadcrumbs. So ayan, halo lang natin ng halo. Kayo na lang bahala kung anong ano na yung pinaka gusto niyong consistency. Pero ako yung parang gusto kong consistency niyo nabibilog siya. So hanggat hindi ko nakukuha yung ganung consistency, ina-adjust ko na lang siya sa breadcrumbs. Pero kung kayo ang gagawa nito, bago nyo i-mash yung century tuna ninyo or any corn tunas ninyo, tanggalin nyo na agad yung liquid para hindi na kayo mumblema ng ganyan. Tapos nilagyan ko pala ng garlic powder yan, hindi ko na napakita sa video. So, pwede nyo nang i-mold yan. So, ganyan yung magiging labas na. Tapos, nilagay ko muna siya sa rep para ipiprito na lang mamaya. Habang nakarep yung tuna patty natin, gawa muna tayo ng sardine pasta para sa merienda. So, nagisa muna ako dyan ng sibuyas. So, inuuna ko muna yung sibuyas para hindi masunog yung ating bawang. Tapos, pag nag-translucent na siya, ilalagay na natin dyan yung bawang. White naman na kahit na sibuyas yung gamit ko dyan na. So, yan. Naglagay na ako ng bawang. Tapos, after yun, kamatis. Tapos, nilagay ko na dyan yung sardinas. So, simpleng ginis ng sardinas lang yan, actually. Then, after nun, naglagay ako ng paminta. Naglagay din ako ng asin. Konti lang. Pinch lang ng rock salt. Tapos, naglagay din ako ng asukal pambalanse ng lasa.
At ito na nga ang ating sardine pasta. Merienda. So, after nyan, gagawa na tayo ng gravy. So, gumawa ko dito ng roux. Pwedeng butter, tapos harina, or oil, tapos harina. Tapos, nilagyan ko siya ng hot water. Tapos, pag sobrang thick, pwedeng dagdagan pa ng water. Tapos, naglagay ako dito ng pork cubes. Dito naman kaya naging ganyan yung kulay kasi naglagay ako ng soy sauce. Tapos, pepper to taste na lang. Hindi na ako naglagay ng salt. So, ayan na yung ating niluto. Kain!